Hi guys! So, panibagong video na naman tayo ha. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung top 10 baon ideas ng mga bata sa school. So, lalo na ngayon nga, back to school. Narag na narag tayo kung ano yung uunahin natin. Lalo na kung meron tayong maliit na batang pumapasok or high school or college na pumapasok. So, kailangan natin ng double time. So, kapag sinabing double time yun, kailangan natin maagang gising. So, yun. Kailangan din natin bilisan yung clueless natin. Kasi nga, syempre, may tindahan tayo, tapos ang daming bumibili, tapos may anak pa tayong iintindihin. Tapos, ano pa ba? So, yun nga guys, babalik tayo sa topic natin ha. So, yung mga baon ideas na kailangan ng mga bata. So, una guys, biscuit. So, yan. Bravo, mga fudgy bar, Hansel, ano pa ba, mga cream o, bingo, ano pa, yung ating mga wafers, yan, mga wafers, mga Richies, Kalchies, yan, ano pa ba yung mga biskuit na pwede natin. So, meron din kasing nagbabaon ito guys, pillows, ube, at saka itong chocolate, yan, meron din yan. So, next, so, okay na tayo sa biskuit. Meron din nagbabaon guys na mga sesto. So, yan. Mga big 250. Yan, mga ganan. Tapos, mga, ano pa ba? Yung Chucky, Dutch Meal, Yakult. Yan. At saka yung mga, yung ano pa natin eh. Yung pang mga coolers. Yan. So, anything na juices na Tetra Pak. So, minsan nagbabaw din sila ng Bear Brand na Tetra Pak na ganyan. So, yung mga strawberry, yan. Gaya mga Dutch Meal, mga C2. Bawal kasi bawal sa loob ng school ng soft drinks, lalo sa mga elementary grades pa lang. Pero sa high school, ewan ko lang din ah, kung pwede sa kanila yung soft drinks sa loob ng school. Kasi once na nasa loob na sila ng school guys, bawal na sila lumabas eh. Kailangan kasi once na pumasok na sila sa loob ng school, meron na silang baon. So, sa loob ng room nila. Saka lang sila makakalabas ng room kapag uwian na sa hapon, kapag panghapon sila, or kapag pangtanghali. So next, ano pa ba yung mga baon ideas natin? So yung mga baon natin sa kanin, baon natin ang kasama ng kanin guys, sa itlog, hotdog, mga frozen foods, yan, mga pritong manok, isda, ano pa ba? So yun, mahilig sa kanin, yan, nagbabaon ng kanin. Tapos, syempre, hindi mo mawala yung tubig. Kung may kanin, may tubig. May mineral water, kasi naman nagbabawon sila ng tubig sa tumbler nila. So, at saka guys, yung iba napapansin ko, lalo yung mga high school, nagbabawon sila ng chocolate. Gaya ng Cloud 9, Choco Mucho, kahit anything na kenti, gaya ng mga Champi, o kaya mga Cloud 9, Chowy Choco, anything na chocolate. Basta yung mga mumurahin lang na chocolate. Nagbabawon sila. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yun doon yung pampagana ng mabilis ng utak nila. Kapag stress kasi yung utak nila, lalo kapag nag-aaral, kumakain sila ng chocolate kapag break time, recess time. So yung recess time nila, siguro mga 30 minutes yan, kumakain sila ng chocolate para daw pampa-active ng utak. Kasi nga yung chocolate, ano yun eh, sugar yan eh. So kapag yung utak natin ay pagod, so kumain lang tayo ng chocolate or anything na matamis, yan, mag-active na ulit yan kasi matamis yung kinain natin. Kasi ganun din man ako eh, kapag pagod, lalo kapag ako ay pagod sa maghapong pag-aayos ng paninda, kumakain ako ng chocolate or biscuit na chocolate, yan, gaya ng bingo na chocolate flavor, yun. So, yun yung nagdadagdag ng energy sa akin. At saka, ano pa ba yung mga baon ideas na inaano nila? So, yung gaya ng mga gulay. Sa gulay naman, guys, yung ano, gaya nung patatas. So, yung iba, nagpiprito sila ng patatas, ginagawa nilang flat, ginagawa rin nilang fries, parang style fries yung patatas, saka mga carrots. So, ano pa ba? Tsaka, ang ano pa nila, kasi, kung gusto mo magbaon ng kanin at pang-ulam, pwedeng-pwede. Kung gusto mo rin magbaon ng mga biskuit, pwedeng-pwede. So, minsan candy. Konti lang yung nagbabaon na candy.
mas ano sila sa chocolate candy. So yun. Yun guys, yung ano, may share ko sa inyo na mga baon ideas. Mga biscuit, yeah, biscuits, yung mga Tetra Pak juices, mga sito, mga ganyan, mga inumin na pwedeng baonin sa school, tsaka mga kaneng, tubig, at saka yung mga lutong pang-ulam. So, yun yung mga baon ideas na may share ko sa inyo, guys. So, kailangan lagi tayo maagang gumising para ma-assist agad natin sila sa kailangan nilang baon ideas. Dapat nga, kumpleto tayo eh. Dapat may mga kumpleto tayo ng biskwit. Yan. Biskwit, naka-ano na agad yan. Naka-display na agad siya sa madaling makikita ng ating customer, lalo ng ating mga batang estudyante. Biskwit at saka mga juices. So, yun lang guys, ang masasabi ko at mai-share ko sa inyo mga baon ideas. Kasi yun yung naka-highlight sa aking tindahan eh. Kahit maliit lang tindahan natin, marami tayong biskwit. Tapos naka-display siya sa dito sa may pinakaunahan ng ating tindahan para kita agad ng ating mga batang estudyante. Lalo na guys sa Monday. Monday kasi pinakamalakas sa amin eh. Monday, naka-display na agad lahat ng biskwit juices. Yan. Tapos yung lutong ulam natin nandoon, naka-display na rin. So, sama-sama na yan. Para si estudyante or si customer ng mga bata na bibili, basta na lang siya kukuha at magbabayad. Hindi yung tatakbo ka pa kung saan. So, naka-ano na siya eh, naka-ayos na ng pagkakalagay. Naka-arrangement. Ang arrangement niya, ano lang, ano yan, naka-organize. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. At sana may natutunan muli guys sa ating bagong videos about sa ating baon ideas. Thank you!